Mga ka-cooking, good evening na naman sa inyo. And of course, for today's video, magluluto tayo ng crispy egg chips. Ayan, at syempre, ito po yung ating mga pangunahing kailangan. So, ito po, nandito po yung ating flour and, pinaghalo ko ito, flour and corn starch. Ayan, so yan po yung ating gagamitin namaya. And of course, titimplay natin doon, lagyan lang natin ito ng tubig. Ayan. And of course, meron din tayo ditong pork sabor, pangpalasa natin. And of course, meron din tayong salt dito, o asin. And of course, mga kailangan din tayo ito ng itlog, ano, kasi nga, sabi natin crispy egg chips, kaya nga may itlog siya, no? Kahit isang itlog po lamang. At syempre, mga kailangan din tayo dito ng oil, ayan, mantika na ating pang pritil. And of course, meron tayong sikreto mamaya para maging crunchy o maging crispy itong ating nalulutuin na egg chips, ayan. At syempre, dyan na muna kayo at titimplay na natin itong ating flour and corn starch. Guys, babatiin natin itong ating egg. Patayin natin ng bonggang-bongga. Ayan. So, pwede na rin natin itong lagyan ng ricotta. Ayan. Ang ating mga ingredients. Lagyan na rin natin yung salt. And depende kung gaano karami ang inyong talagay. Depende po sa inyo kung gaano yung inyong panlasa. Kung gusto nyo ng maalat, damihan nyo ng asin. Kung gusto nyo ng hindi maalat, di kaunti lang lagyan nyo. Ayan. So, ito po yung ating pork sabor. Ayan. Ayan po, para malasa siya, no? Patayin ulit natin. Ayan. And of course, lagyan natin dito na tubig. Tubigan na rin natin ito. So, yung cold water lang ang ilalagay natin. And itimplayin lang natin ito para malusaw o madisolve itong ating harina at saka itong ating natawag dito, yung ating corn starch, ayan, para ma-dissolve. Solve lang natin. So, haliwin natin maigi para ma-dissolve. So, at syempre, mamaya lalagyan natin ng sikretong sangkap para maging crispy yung ating crispy egg chips. Ayan. So, yan po yung napakasikat ngayon. Ano, viral ngayon na luto ng itlog. So, medyo malapot siya. So, lagyan natin ng yawn. Siyempre, lagyan din natin ito ng ricotta para may lasa din. Ano? Yan. And, yan. So, pwede po itong pampapak. Ano? Pampapak. At siyempre, pwede rin po itong pang-ulam. Lalong-lalong na ngayon nasa ECQ tayo. Ano? Dapat tayong magtipid. Diba? Magtipid tayo ng mga ulam na gagawin. Dapat maging matalino tayo. Ano? Dahil nga kung ganito, talaga naman na ECQ, wala tayong no work, no pay, ika nga, wala tayong budget, kaya low budget. Pero masarap siya, no? So, yan. So, lawin lang natin ang maigit, yan. And of course, batiin natin ito ng pagkabungga-bungga para medyo dumami siya, no? Para maging expanded siya. At syempre guys, ilalagay na nga natin itong ating itlog. Ayan, ilalagay na natin dito. Ayan. So, depende sa inyo kung anong ilagay nyo. Ano? Kung ilagay nyo yung harina o ilagay nyo yung itlog. Ayan. So, kun lang natin ito. Haluin lang natin yung maiki. Saka natin, i-tray-tray ito na. No? Haluin natin maiki. Siyempre, nahalo na ng mabuti. So, naging yellowish na siya, no? Siyempre, guys, nandito na ngayong ating sikretong sangkap para maging crispy itong ating crispy egg chips. Ayan, at siyempre, nandito na po itong ating tararam ice. So, yan po yung ating ilalagay para maging crispy siya, no? So, lagyan natin ng ice and of course, para maging malamig siya. And of course, saka natin i-preplay ito. Samantala, isasaing na natin yung ating kawali o palayok. Ayan. At syempre, lalagyan na natin siya ng ice. Lagyan na natin ng ice.
palamigin lang natin to ng konti, saka natin so pwede na natin itong iprito. Ayan, kung malamig na. Tingnan natin kung malamig na yan. So medyo okay na siya. So iprito na natin. Okay guys, mainit na nga itong ating palayok. Lagyan na natin ito ng mantika. Ayan, lalagyan na natin ito ng mantika. So medyo damihan lang natin, ano, yan. So para medyo malubog siya sa mantika. And of course, saan natin lalagyan ng itong ating mga sangkap kanina na inihalo. Dahil mainit na itong ating mantika, so lagyan natin konti-konti lang, no? So itayin natin na inihalo. Na muna kayo dahil mag-init. Itayin lang natin mag-brown. Okay guys, maglalagay na naman tayo ulit, no? Konti-konti lang para medyo mas maganda. Mas maganda yung mga texture. Ayan. So, ayan guys. Dahil brownies na ito, pwede na natin itong hangupin dito sa ating kawal. Ayan. And of course, balik ka rin natin yung mga iba. So, balik natin. So, siyempre guys, kapag ganyan na, pwede na natin siya hanguin, ano? Hanguin na natin dahil crunchy na yan, ano? Medyo crunchy na yan. At siyempre, lalagyan na natin dito sa ating lalagyan and maglalagay na naman tayo ulit. Yan lang, hanggang sa maubos itong ating luto. Yan. Yan. So, masarap po siya. At syempre guys, ito na nga luto na itong ating egg chips. Ayan, crispy egg chips tulad na nakikita nyo. Ano? Pwede na nating lantakan, pwede na tayong kumain. At syempre, crunchy na crunchy po itong ating nilutong egg chips o crispy egg chips. Ayan, at syempre, sana ay nakapagbigay na naman ako ng kaunting kaalaman, kaunting kasiyahan, at syempre, kaunting recipe sa inyong lahat. Ayan, at syempre, kung nagustuhan nyo ang video ito, maaari po itong i-thumbs up. And of course, pwedeng-pwedeng i-share para mapanood ng ating mga ibang kababayan. At kung di mo nagustuhan, maaari po itong i-thumbs down. Ayan, at syempre, huwag mo namang kalimutang pindutin yung subscribe button dyan sa baba. And of course, huwag mo na rin kalimutang pindutin yung notification bell para sa ganoon ay lagi kang updated kapag meron akong makabagong uploaded videos. Ano? At syempre, ito na nga yung crunchy na crunchy. Ano? So, tignan natin. Yan. Yan. So, tulad nakikita nyo. Mmm. So, yan po. Ganon po ka-crunchy. Ano? So, let's taste muna. Mmm. Wow na wow. So, ganyan po ka-crunchy itong ating nulutong egg chips o crispy egg chips. Ayan. At syempre, sana po ay mag-subscribe rin kayo sa aking second channel, yung TV. At syempre, ang content po nito ay mga re-reaction patungkol nga po sa mga viral videos at kung ano-ano pang mga video dyan. Ano? And syempre, huwag nyo rin kalimutang mag-follow and mag-like sa ating Facebook page, Cooking Ideas ni Yong. And syempre, huwag nyo rin kalimutang mag-follow and mag-like sa ating second page, Native Fruits TV. So yan po ay pag-uusapan natin yung mga iba't ibang uri ng mga prutas o native fruits na kung saan eh talaga naman na unti-unti nang nawawala o nakakalimutan ng ating mga kabataan. Ayan. At syempre, maraming salamat. God bless and good luck. I love you all. Bye-bye!